Diva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayo'y binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Alleluia.
Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ng mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At muli sa pagtatapos ng linggong ito, mainam po na patuloy natin pagnilayan ang mga mensahe na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno para sa ating lahat, dahil ito din ang magiging daan talaga para sa isang mas maayos, matiwasay, at ligtas na pamumuhay. Nung Lunes, tayo po ay pinalalahanan ng kahalagahan ng pagkilala sa Poong Jesus Nazareno, yung pagkilala sa Diyos. Dahil si Kristo, nang siya ay magbalik sa kanyang sariling bayan, medyo nahirapan tanggapin siya ng mga kasamba o kababayan niya o yung mga mismong dun sa lugar niya nahirapan na kilalanin kung sino si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Na siyang magandang lagi natin ipinagsisigawan yung ang misa ay esensyal. Ang simbahan ay naririto para tumulong, kaya hindi dapat katakutan ng mga namumuno sa atin ang simbahan. Pero sa atin po, bagamat meron tayong sinusunod, pero kahit sana sa online o virtual, ay sikapin natin na maipahayag ang ating pagkilala sa Poong Jesus Nazareno. Dahil, gaya nga ng madalas kong nasasabi, hindi naman kawalan kay Jesus kung hindi mo siya kilalanin. Malaking kawalan sa atin kung tayo po ang hindi kumilala sa Poong Jesus Nazareno. Tayo ang nawawalan. Kaya nga sabi po dun sa kwento, hindi nakagawa si Jesus ng maraming himala sa kanyang sariling bayan dahil sila mismo ayaw kumilala sa Diyos. Medyo talagang susubukin kasi sa panahong ito na yan talaga malalaman sino ang kumikilala sa Poong Jesus Nazareno sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng pagkakasakit, sa panahon ng kagutuman.
Kasi madaling sabihin na, ay, okay ako, no, mahal ko ang Diyos, kapag okay ang lahat. Pero nawa, patuloy pa rin natin siyang kilalanin kahit na tayo po ay nakakaranas ng paghihirap, sakit, o maging sa kamatayan. At nung Webes, ito yung nakakagulat, no? Kasi anong Martes, dahil ang mga tao ayaw kilalanin si Jesus. Dito po ang sabi nung mga, kasi patuloy si Jesus sa paglakad, tapos marami siyang sakit na pinagaling, lalo tigit yung mga sinasapian ng mga demonyo. Nung pinaalis niya yung mga demonyo, ang sabi ng mga demonyo, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Eh, di ba, nung yung Lunes, di ba, nandun siya sa kanyang sariling bayan, yung mga tao ayaw siyang kilalanin. Buti pa itong mga demonyo, kilala at pinangalandakan kung sino siya. Di ba? Sabi, Jesus na taga Nazareth, naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Ganon din, sa pagpapatuloy, nung Miyerkules, may mga demonyo pa rin siyang pinalayas. Sabi nga po sa kwento, nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Di ba, parang napaka-ironic, no? Yung tao ayaw kilalanin si Jesus. Samantalang ang demonyo pinagsisigawan na kung sino siya, pero yung tao, mas sinasamba pa ang demonyo, mas kinikilala pa ang demonyo kaysa sa Diyos. O sino ngayon ang nahihirapan? Sino ngayon ang nawawalan? Buti na lang, no? Nung Huwebes, mayroon pa rin mga tao na nakakakilala o kumilala sa kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nung Huwebes, nung utusan niya at sabihan niya si Simon na ihulog ulit ang lambat, no, sa kabila ng magdamag na pangingisda at walang huli, pero nung sundin ni Simon Pedro si Jesus na ihulog ulit ang lambat, yun, halos sabi nga po, mapuno ang kanilang mga bangka sa dami ng huli. Diba? Talagang may miracle. Kung matututo lang tayong makinig at sumunod sa Poong Jesus sa Sareno, maging itong virus na ito, bigla itong mawawala. Kung lalo tigit ang mga kinauukulan, mga pinuno, ay kumikilala sa Diyos. Kaya sabi ni Simon Pedro, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Baka ito po yung kailangan nating gawin lahat. No, yung kilalanin talaga si Jesus, magpatira pa sa paanan ni Jesus, dahil hindi talaga natin to kakayanin ng tayo lang. At kahapon, ang paalala ni Jesus sa ating lahat, sabi nga sa talinghaga na kanyang ibinigay, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Yung paanyaya na tayo po ay magbago. At ang salita ng Diyos, araw-araw, bago ito para sa atin. At hindi ito tutugma sa lumang pag-uugali, sa lumang pamumuhay natin. Kung nabanggit ko kahapon, nagbabago para lamang pumasok sa katawan natin, mag-adapt sa atin, eh tayo ayaw natin magbago para hindi siya makapasok sa atin. Yung mga lifestyle, mga attitude, di ba? Pero tayo, yung same ugali pa rin na variant na masama ng pag-iisip, wala talaga. At ngayon po, no, pinapaalala sa atin na sa araw ng pamamahinga, mas mainam po na pagnilayan natin ng mabuti itong ating pagkilala
at pagtanggap sa Poong Jesus sa Sareno dahil ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin, maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Yan ay ang Poong Jesus Nazareno. Na dito, mas pinahalagahan niya ang kapakanan at kaligtasan ng tao kesa doon sa mga batas na gawa ng tao. Kasi, sabi, sino ba gumawa nung bawal magtrabaho o pumitas ng mga butil, no, manguha ng butil para lang kumain, maibsan yung gutom, sino ba gumawa nun? Di ba tao? Hindi naman gumawa ang Diyos ng bawal kang kumain sa araw ng pamamahinga, eh mamamatay naman tayo. At bigay siya ng halimbawa, no, maging yung mga pagkain na inaalay sa templo sa panahon ng kagipitan, eh pwede mo ipakain yan. So sana po sa pinag-iisipan natin mabuti, no? Alin ba mas mahalaga? Ekonomiya o kaligtasan o kalusugan? Eh pareho naman po. Diba? Kaya lang kung walang ekonomiya, paano magiging malusog ang tao kung walang kakainin? Ngayon kung wala din naman magandang kalusugan, paano makakapagtrabaho para umangat ang ekonomiya? Pareho pong importante. Pero ang pinaka punto ay laging kapakanan, kabutihan ng tao ang dapat unahin. Hindi ang mga personal nating mga mitiin, mga hangarin, mga ipinaglalaban na ang higit na naghihirap naman, mga tao. So, mayroon pong pakialam sa atin ang Poong Jesus Nazareno. Gusto niya tayong maging ligtas, gusto niya tayong gumaling. Kaya katulad ng Poong Jesus Nazareno, nawa ang kapakanan ng tao ang masigit nating unahin. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Jesu Kristo na kanyang bugtong na anak. Ang ating pong itutugon, sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkahanda ng alay,
buhay ay narito po. Ang alak at hinapay dala sa altar mo, aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang buwan at mga bituin.
na sa langit iyong inilagay. Kana na ang iyong pangalan o Panginoon sa sangkalupaan. Ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.